Ayan na nga po, naku po, snow storm, mga kaibigan na naman, ingat po tayo dito sa mga kababayan ko rito sa Canada. Talaga namang ito na ang simula ng ating pakikipagsapalaran na naman sa snow. Yan, no? Ingat po tayo at napakadulas ng daan. Napakadulas po talaga. Grabe. Kapalag. Ang ilalim po ay frozen. Yan, oh, ang kitab, oh. Pag po ganun, makinta, oh, yan. Delikado. Yan po ay napakadulas ng ilalim. Ingat, ingat. Kala nyo po ay isin ang oh. Ilalim ay napakadulas. Yan, napakakintab. Ingat po, mga kababayan. Pagtigil po, ay kailangan tayo ay minum ng kape. Pasaan tayo, Chef Ben? Ala, ay di papasok na sa trabaho. Alay, ganito ang buhay din eh, sa Canada. Kinakailangan mag-work and work and work and work and work. Pasok na sa trabaho. Para tayo may pambayad sa tax. Di po, paglaki ng sweldo, paglaki ng tax. Kasi absent na tayo kasi hindi malaking tax. So, kailangan ng sweldo. Kasi madaming bayaran. Bayaran ng sasakyan, ng bahay. Nakaranas po ako mag-tax na may kitap ng libo isang buwan. Buti ka pa. Ayan, oh, wow. Tulog talaga, oh. Grabe. Kaya nga, huwag niyong bibigla eh. Pag galing kayo sa Tigil, yan, traffic na rin eh. Malamang din eh may... Grabe. Andulas. May ano dyan? Sabihan ko pala si Nato na ano, magpaaga sila ng pulas. Paano oras sila? Ay, baka naman may mag-aasin na pala mamaya. Dito po ay ano, may nag-aasin. Ng kalsada para... Yeah, pag ganito pong unang kuwan, eh kahit tanghaliin, wala ma-aksidente. I know, right? Safety first. Oh, ayan. Oh, anong ginagawa nito? Isang to? Alam na dulas sa dulas, alam na traffic na, eh talagang singit pa. Ayaw, may ano rin siguro. Ayaw, alis ng maga eh. Oh. Ayan po, ano. Bago makalusot din eh, ikaw ha. Ay, nasa na ating dashcam? Ano? Dashcam. Tingin sira na. Ala, sira na pala po yung aming dashcam. Kinakailangang umorder ka ng katulad kay Tutoy. Ayan sira po. Na. Nasira na po pala yung aming dashcam. Yun po ay galing pa sa Pilipinas. Ilang taon din yun ng gamit. Yun po, look at that. May snowstorm. May dulong eh. Ha? May dulong. Ay, katindi po ng traffic na to. Naglalakad ang aso. Ang aming si Coco po ay nasa sa amin sa bahay. Ayan. Ayan, may nag-aasin na. Ayan, mayroon nang nag-aasin. Ayan, hindi, nag-aano pa lang. Kaibot. Nagkakaibot pa lang. Nag-sosyo. Ha? Maya-maya may mag-aasin na dyan. Kinakailangan talaga kasi andulas ng kalsada. Andulas ang daan. Ano talaga to? Traffic. Naku, hanggang doon sa may kumain. Bago lumito doon sa pupunta kay Stony Trail. Naku. Bago pa tayo din ang mukhaan nito eh. Ay, grabe ang traffic oh. Ay. Abutin din ang kalating oras. Ubus na, alas 8 na. Grabe, tingnan po natin. Nakarating ako sa Gantex, alas 9. Nang aras tayo mali sa bahay, 7:20. 7:20 kami umalis sa bahay. Ay, 7:30 to na po. 12 minutes na. Iilang hakbang pala. Yan po si Chef Ben kumakain ng kanyang tinapay. Kanyang almusal. With matching kape po yan. Ayan, oh, may kape si Chef Ben. Yan, ang kape niyan. See, kape-kape. Magkakape. Isogenics po yan. Isogenics po. Sige, mamaya na po uli. See you later guys. Update namin kayo. God bless everyone. Yan po, maituloy ko. Oh.
Tingnan po ninyo yan, traffic na traffic. Grabe. Eh, hindi rin na rin naman makakapag-fishing ng karne. Sa lumig na yan. Maninigas ka rin sa pisingan. Yan. Kita-kita po ninyo, yung mga nagnanais pong pumunta rin sa Canada, yan po, ang mararanasan ninyo. Kaya po, ang best necessity din eh, kapag ganitong nandinin na kayo sa Canada, ay dapat po magkaroon kayo ng inyong sariling sasakyan. At napakahirap din ang walang sasakyan. Nga lang, edi magastos. Ay kung wala naman pong sasakyan, ay kawaawa na kayo. Tatamasahin ninyo yan. Naglalakad, mag-grocery, bit-bit. Ay di kayo napakahirap nang walang sasakyan. Hindi naman po sa pag-ano. Yan po ay aking advice lang sa mga bago pang paparin eh. Pero napakasarap po ng buhay din eh. Bakit ko po nasabi? Ay di kailangan po ninyo magtrabaho araw-araw. At during day off, yun lamang po ngayon pahinga, ay day off eh. Ay alam nga naman, hindi mo pahinga ay day off. Ay ako naman po pag day off, at summer, ay di naroon po sa pisingan. At nagpipisig. Ay di pag ganun day off, at nag-i-snow, ay alam nga naman lumabas pa ako ng bahay, ay di ako matutulog na. Kasarap matulog pag kagarang malamig. Oh, sarap matulog pagka ganun malamig. Snowstorm yata yan, ay kalakas ng hangin. Yan. Dito sa mga paparin eh, muna nakikita po natin diya sa Pilipinas, na akala niyo ay napakasarap ng at may snow. Yun po ay maganda lang tingnan. Pero ang kapalit po naman ay isaksaka ng kalamig. Pagkakahaba traffic na rin. Saksaka ng kalamig. Delikado ang daan. At laging maamoy sa aksidente. Pag hindi kayo nag-iingat. Kahit na noon yung ingat. At yun naman po inyong kasalubong o inyong kasunod. Eh hindi nag-iingat. At parating tutok na tutok sa inyo kapag nagmamaniho at biglang piprinaw. Eh di dagos-dos na. Ay, ay, ay. Magaling nga rin nga nasa likod na rin. Hindi natuto. Driver. Malayo. Ikaw. Yeah. Kasi pag tumutok nga naman at biglang na merinaw. Tayo po'y mag-almusal. Hindi. Pag ganyang madulas si Kisa Limpar. Koy, ako po'y pag ganyang may isnoy kuwan, talagang... Kahit na malig. Bah. May isnoy eh. Traffic eh. Ay kahit na nung aga mong umalis. Oo. At nagkaroon ng traffic o aksidente. Eh, lumipar. Oh, eh, talagang. Talagang singit pa eh. Singit pa rin na rin. Salamat ka sa akin. Hindi po ibawal ang busina. Pag may ano lamang po, pag ang driver po ay medyo nagkaroon ng ano, eh, saka po ninyo businahan. Pero yung kayo bubusina nang wala namang kabusina o dahilan, ay masisigawan kayo ng ibang mga driver. Hindi na tulad sa atin, alam ng traffic. Eh sa atin, busina palang bubusina, kaya ingay na ingay. Makakaitalaan, nakakilala at kasalubong, busina. Makakaitalaan ng kakilala, busina. Pasahero, busina. Oh. Tigil, busina. Ayan po, kaganapan ngayon. Yan. Tunay na. Ayan ang sinasabi ko po. Ganito po ang buhay dito sa Canada kapag ka, dumarating ang winter. Ari po ay hanggang Marso pa. Ha? Hanggang Marso ay minsan po kapag napaulot itong snow at matuwain, umaabot pa ng Mayo bago matunaw. Kapag ano?
Kapag ano, natuwa. Pag na matuwain. Minsan ang isno'y matuwain eh. Misero araw. Ay, katako-tako. Pagka ang weather po ay medyo natutuwa at gusto laging mag-isno. 5 minutes ka na, ituloy mo na lang. Yan. Yan pala ang isna ay natutuwa. Oo, oh, matuwa yan eh. Eh, katulad sa mag-iisno na uli na Sabado, straight na 5 araw. Pero ay, swerte tayo dito sa ano? Gigil na gigil. Ang kagandahan lang po din sa Calgary, Alberta, kahit po mag-isno, hindi po stagnant yung lamig. Kasi po may sinok weather. Yung tinatawag na sinok weather na kahit mag-isno, nababago po yung temperature ng klima. Minsan, sa loob na isang araw nagkakaroon ng 3 or 4 na ano klima. Yan. Compare sa iba pong province din sa Canada. Pag winter. Pag winter ay talagang winter. Nahalos talagang napakalamig. Kaya din hindi po naman sumisikat pa ng araw. Kahit po may snow, eh hindi po yung minsan lang yung talagang nakaranas ako ng -40, -36. Ay di, ang gagawin po ninyo ikuwan, eh wag naman kayo maghuhubad. Ay napakalamig eh. Di, alam nyo malamig. O di magdubli-dubli ng jacket. Maglagay ng bonnet na hindi sumakit ang ulo. Mag-gloves. Mag-boots ng ayos. Maglagay ng leggings para uminit yung inyong katawan. Para kahit ay pag gagayon nga -40 kayo nakahubad pa. Ay, pag hindi kayo hindi lamig. Ewan ko naman kung sino naman maghuhubad. Ha? Sino naman maghuhubad makadali? Ay kaya nga di sinasabi ko mga isang jacket lang na ano. Ay di kayo sa Pilipinas parating hubad ang tao. Iba naman weather doon. Ay di hindi kayo maghubad at tunay na pag hindi kayo nanigas sa labas. Aray si Chef Ben ay makadali na. Eh sabi nga doon sa lahat ng ayaw ko yung hindi ko gusto. Ayun, ay sino ka may ayaw sa hindi gusto. Ayan, no. Traffic. Yeah, matatapos ko ng aking tinapay ay 7:43 ay narinig pa sa Chaparral. Ay bago pa makarating ng Ganters, pagkagarna ay digay isang oras. Nakapubuti ko isang oras lang. Ay digay -1 hour na sa sweldo. Mababawasan ang sweldo ni Chef Ben sa maghapon. Ay paaan eh. Bye-bye. Due to weather condition. Yeah, kaaga na nga kumalis. And due to a horrible or extreme snow. Ay, wala tayong magagawa. Hindi naman katulad sa Dubai, meron na sasakyan na pwedeng lumipad. Oh. Ay, pa-McLeod. Meron na sasakyan. Stony Trail. Paderfoot ang kabila. Stony pala. Stony nga. Yan, oh. Nakaw, ang papuntang Stony, katakot-takaw. Ay, baka hapon pa, hindi pa kayo nakakarating sa inyong pupuntahan. Sa traffic na yan. Tawag na kayo. Call in. Call in sick. Hindi naman sick. Call in na, sabihin hindi talagang grabe ang traffic. Ay, ako hindi magmamatulin. Pero isang magmatulin ka at isang preno mo talaga ikisalimpar. Sa traffic na yan. Grabe oh. Susunod ka pa, alam mo namang traffic na, sige. Ako'y narating. Ay, grabe yung traffic, oh. Ah, oh, kadulas. Takot. Dahan. Mga kaibigan, ingat po tayo. Ang takbo ko din ay 60. Ay, ako'y natakbulaan ng 30. Ay, bakit ang hindi po? Aba. Baka ako sa pulutin. Ay, tunay na. Takbo ng 60. Baka ang maximum din ay 60. Okay. Hindi makatakbo ng 60. Yung aking mga kasunod. Pagkakadulas.
Ay kayo magmatuloy na kung gusto ninyo. Basta ako'y garnila ang takbo. Sa dulas na re? Ay mga aksidente. Ay siya, mga kaibigan, salamat po sa inyong panonood. At ito po talaga, isiner ko lamang po ang kaganapan ngayon. At tunay na ito po ay snowstorm. Na grabe. Kadulas. Madulas talaga po ang daan, madulas. Ako na nagsasabi. Sharing life in Canada kapag ganito pong nag-i-snow. Grabe po, snowstorm. Salamat po sa inyong panonood. At kung bago po kayo dito sa aking YouTube channel, huwag niyong pong kaliligtaan na laging mag-subscribe at pindutin lagi yung notification bell para po lagi kayong updated sa aking mga videos. Life in Canada, fishing, please, cooking, etc. Salamat po! Please like, share, and subscribe! And to God be all the glory. Ingat po tayo lahat. God bless.